Yo mga kapitsyo, welcome back to my vlog. So happy new year sa inyo mga kapitsyo. Happy 2021 mga kapitsyo. So kalimutan na natin 2020 na talagang nagpahirap sa atin lahat, sa buong mundo, especially sa mga OFW. So mga kapitsyo, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag natin kalimutan na humingi din sa taas. Lahat na yan ay may reason kung bakit nangyayari sa atin yan. Minsan kasi nakakalimutan na natin yung sarili natin. Pabahagi ko sa inyo about sa resolution. So, ang best way na kailangan mong gawin para talaga ma-achieve mo yung resolution na gusto mong gawin or yung dream mo para sa sarili mo. So, bago yan mga pichol, shoutout pa rin ako sa mga nagte 30% workout at 70% diet mga pichol. Tuloy nyo lang yan at huwag tayong bibitaw. So, yun mga pichol, about sa resolution yung pag-uusapan natin ngayon. Paano mo nga ba ma-achieve yung pinangako mo sa sarili mo na gagawin mo tong resolution na to ngayong 2021. So almost kasi sa mga nagpa-promise sa sarili natin mga future, yung pagpapapayat, yung magpapalaki ng katawan, almost yan talaga ang resolution natin lahat. Ang best way na may bibigay ko dyan, unang-una, yung mindset mo. So yung mindset mo, syempre hindi ka lang pwede mag-isip kung ano yung gusto mo resolution. Syempre, kung ano talaga yung gusto talaga ng puso mo rin talaga. Talaga, gusto ko magpapayat. So buong 2021, kailangan magawa ko, mabago ko yung sarili ko. Kailangan talaga, mahal mo yung gagawin mo. Follow what is in your heart. So English. Wow. Pangalawa mga kapitsyo. Kasi every year nga, nag-resolution tayo. Pero anong nangyayari, hindi natin nakukuha nga. Sabi ko nga, bakit? Kasi iniisip natin, buong taon naman to eh. Pwede naman akong hindi mag-workout ngayon. Pwede naman ako next month. Alam, bakit ganun? Bakit ganun, di ba? Ba't hindi mo nalang gawin na New Year, baguhin mo yung New Year resolution. Gawin mo siyang new day. Hindi mo babaguhin yung resolution mo. Ang babaguhin mo yung taon. Gagawin mo siyang araw. Gagawin mo siyang day. Kumbaga ganun, new day resolution. So, mas mabilis. Kumbaga, ngayong araw na to, ngayong bukas, kailangan mabago ko na yung sarili ko. Kailangan. Di ba? Gigising na ako maaga, mag-workout ako, kakain ako ng dapat kong kainin. So, ganun. So, new day. Pag new day kasi, everyday mong gagawin yan. Kasi, baka sabihin naman ng iba dyan, uy, new day, new day lang yan. Baka kinabukasan, iba na naman yung resolution niya. Dapat ganun. Hindi, mga future. Kasi nga, every year, pare-pareho din naman yung resolution na ginagawa mo. Maraming mga taong ganun. Every year, ganun-ganun pa rin. Gusto pa rin magpapayat, gusto pa rin magpalaki ng katawan, pero hindi pa rin na-achieve yung gusto nila talaga. Di ba? So, itong tip na gagawin ko, yung pangalawa na yan, baguhin mo yung year, gawin mo new day resolution, mga future. Bakit? Para talagang sure ball na ma-achieve mo siya. Di ba? Ito, base lang to sa aking experience, mga future. Ito yung New Year resolution ko last 2020. So, gumigising ako ng umaga, then nag-workout ako, then makain ako nung dapat kong kainin para sa katawan ko. So, yun, everyday ginagawa ko siya. So, yun yung pangalawa. Baguhin mo yung year, gawin mong day. So, kung gagawin mo yun, araw-araw, paulit-ulit yung resolution mo na yun, magiging routine mo na siya. Everyday gigising ang umaga, everyday mag-exercise ka. Sa tingin mo ba hindi ka mag-lose doon? Sa tingin mo ba hindi ka papayat noon? Siyempre, sure bold yun. So, pangatlo mga future, ito yung pinakalas mga future. I-execute mo. Execute lahat yan. Kasi mga future, kahit na anong napakagandang resolution mo, kahit nasa isip mo na talaga mangyayari to, makakaya ko to, ganun. Pero hindi mo naman kayang gawin. Kumbaga, hindi mo siya tinatry. Hindi mo siyang ginagawa. So, mga future, wala rin mangyayari. So, kailangan mo talagang execute yung talagang nasa isip mo na. Kasi hanggat nandiyan pa rin sa isip mo yan, mga future, hindi mo ginagawa, wala mangyayari sa'yo. Hanggang dyan ka na lang. Hanggang paulit-ulit na lang yung talagang nangyayari sa'yo. So, maging productive tayo ngayong 2021. So, wag lang natin sabihin, gawin talaga natin. So, mga future, tuloy pa rin tayo. Kasi sinasabi ko yan, kasi nangyayari sa akin yan. Based on my experience nga, di ba? So, back 2019, nag-challenge ako sa sarili ko. Mula November hanggang December, 1 month, 2019, nag-challenge ako ng 100 push-up noon. So, meron akong resulta noon, nagawa ko siya. Kasi nga, in-execute ko mga future. Ginawa ko siya everyday 100 push-up.
di mo makikita kung gaano kahirap kung hindi mo gagawin. Ganun yung nangyari sa akin, kaya gusto kong ibahagi sa inyo. Gusto kong ma-inspired kayo. So, bonus na lang to ha. Bonus na lang para sa inyo mga Pio. Kasi kung bakit hindi rin natin nagagawa mga Pio. Kasi lagi natin kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao. Huwag tayong magkukumpara ng sarili natin sa ibang tao. Kasi magkakaiba tayo. Alam natin yan eh. Alam natin magkakaiba tayo. Alam natin na meron tayo sa sarili natin na kaya natin gawin at meron din sila na kaya nilang gawin. So huwag mo ikukumpara agad yung sarili mo kapag nakita mo yung gusto mong mangyari para sa sa'yo eh nangyari sa ibang tao. Tapos ikukumpara mo bigla, uy, kasi ganun siya kaya nakaya niya yung ganun. Kasi ako hindi ganun, kasi ganyan. Parang dinadaw mo yung sarili mo lagi. So huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. Meron kang sariling kakayanan, meron kang sariling galing mga future. Sabi nga nila, you versus you mga future. Walang makakapaghinto sa sarili mo o sa pangarap mo kundi ikaw lang mga future. So yun mga future, papakita ko na sa inyo yung konting tips or mga exercise workout na ginagawa ko every morning. So naging routine ko na siya every morning or night. So mga ka-future, galaw-galaw naman tayo dyan. See you!
mga pichon, ganito na lang tayo. So yun mga pichon, thank you for watching. And sana may nakuha kayong idea kahit paano dito sa video ko. So mga pichon, nagsisimula pa lang tayo mga pichon laban sa pandemic na yan. So palakasin natin ang katawan natin, palakasin natin ang resistensya natin para malabanan natin yan. Hindi natin matutulungan ang pamilya natin kung tayo mismo ay hindi natin matulungan ang sarili natin. So tuloy-tuloy lang tayo para sa tagumpay ng ating buhay. So see you on my next vlog. Peace out.